Magandang araw naman sa inyo mga ka-backyard at mga ka-azula. Pasintabi po doon sa mga kumakain ngayon dahil pag-uusapan natin ngayon ay medyo doon sa mga masiselan ay hindi kaya-aya ay tungkol ito sa dumi ng hayop. Kani-kanina lang kita natin silang papadyak ng kanilang yan paa yan. Yan daw ay sign na nagwa-warn sila against a threat. Narinig kasi nila yung ingay ng kuting ng pusa kani-kanina lang, kaya pinapadyak nila yung paa nila sa likod. Ayan, ganyan. Warning pala yan sa mga kasama nila. Kani-kanina din yung isa tumayo, tumingin-tingin, parang hinahanap niya kung nasaan yung panganib. Yan ang sign ng warning nila sa panganib. Napadyak nila yung paa nila sa likod. Ito yung dumi ng mga manok na inipon natin para i-proseso, i-compost or pabubulukin. Itong isang to, ito yung na-compost na, napabulok na natin. At ganito ang itsura niya pagkatapos na mabulok at pinatuyo. Ito naman ay hindi pa ito na compost. Pabubulokin pa natin ito. Tsaka natin patutuyuin ulit at tsaka gawing abono. Ito naman po ang rabbit manure, dumi ng kuneho, na kasalukuyan nating pinapatuyo, binibilad upang matuyo. Ito yung nakita natin sa nakaraang video natin na ginamit natin diretso doon sa pag-aabuno sa azula na hindi na natin pinabubulok or kinocompost. Dahil sabi nga nila ang rabbit manure ay tinatawag na cold manure. O pwedeng diretsong ilagay na abuno na hindi nakakasira sa mga tanim. Sumay dalawang uri ng dumi o manure. Yun yung tinatawag na hot manure. Ito yung halimbawa ng dumi ng mga manok ay tinatawag na hot manure. At ang cold manure, ang dumi ng rabbit ay isang cold manure. Ano nga ba ang hot manure at cold manure? Nung nalaman natin ang patungkol dun sa hot and cold manure, patuloy nating pinag-aaralan ito dahil nung una inakala natin na lahat ng dumi ng hayop ay po pwedeng ilagay kaagad sa taniman upang gawing abuno. Hindi po pala ganun kadali yun. Ang akala ko'y patutuyuin lang, okay na yun, ilagay na kagad sa taniman. Meron palang hot manure at cold manure.
At inaamin ko, nagkamali rin pala ako nung binanggit ko nung nakarang video natin na ang nag-iisang hayop na may cold manure ay ang mga kuneho o rabbit. Meron pa palang ibang mga hayop na may sinasabing cold manure. Pero sa base doon sa nababasa natin sa internet ay may iba-ibang opinion ang sinasabi doon na pinanggagalingan ng cold manure. Yung iba sabi nila yung sheep may cold manure, pero yung isa sabi hot manure ang galing sa sheep. Pero nagkakaisa ang lahat patungkol sa rabbit manure. Ang rabbit manure ay isang cold manure, at ang chicken manure, since itong dalawang hayop na ito ang ating nire-raise o binubuhay, pinaparami dito sa ating backyard, yan ang dyan lang tayo nakafocus, yung chicken manure at saka rabbit manure. Yung chicken manure ay isang hot manure. Ano nga ba ang hot manure at cold manure? Sa salita lang, hot at cold, mainit at malamig. Yung hot manure ay simply hindi mo po pwedeng ilagay na diretsa, sariwa, doon sa mga taniman dahil ito'y nakakamatay, nakakasunog ng mga tanim. While yung cold manure ay pwede nating ilagay sa taniman na sariwa. Gaya nung napanood natin nung sa ating nakaraang video, ang rabbit manure ay inilagay nating diretsa dito sa ating azula. At ngayon nga, naoobserbahan natin, medyo maganda nga ang tubo ng azula mula nung nilagyan natin ng fresh na pinatuyo nga, pero hindi pinabulok na rabbit manure. At ngayon, nakikita natin na mas medyo parang tumaba at mabilis ang pagdami ng azula since na nilagyan natin yun ng rabbit manure na hindi pinabulok. So yung cold manure ay pwedeng ilagay sa mga taniman na fresh, na hindi nakakasira ng mga tanim. At papaano nga ba natin sinasabing yung mga hot manure kailangan pabubulukin muna bago ito ilagay sa mga taniman, pabubulukin or i-compost? Paano natin i-compost ito? May maraming paraan po na makikita natin sa YouTube mismo na kung paano i-compost o pabubulukin ang mga dumi ng hayop bago ito magiging handa para ilagay or gawing abono sa ating mga taniman. So ito ay tsura ng chicken manure na hindi pa pinabubulok or kinocompost, na kasalukuyan nating binibilad sa init o pang matuyo. At ito naman ang itsura ng nabulok na chicken manure na dumaan tayo sa proseso ng pagkocompost nito. At sinasabi ng iba, yung pinabulok or kinocompost na manure o dumi ng hayop ay tinatawag din pala na black gold. Ito, itim nga ang kulay niya, pero dahil napaka-importante nito, may value ito talaga para sa pang-aabuno ng mga tanim, tinatawag ito ng iba na black gold. Ito po mga kabakyard, since araw-araw tayong inuulan ngayon at hindi matuyo-tuyo itong dumi ng baka na pinapatuyo natin, sinasabi pa nga pala na ang dumi ng baka isa ding cold manure. Pero since hindi natutuyo ito, gagawin na lang natin ay pabubulukin na lang muna natin ito bago natin ito gamitin dito sa ating pangatlong pond na pinapalaki. Kasalukuyan yung ginagawa ang proseso sa pagpapabulok na dumi ng hayop ay basically ihalo lang ito sa mga microorganism upang mabulok. Pero ang
kilalang proseso ay ang vermicompost, pagkocompost nito na may halong bulate. Kagaya nito, may bulate na tayong nakikita dito sa dumi ng hayop. Hayaan na lang natin na ang bulate mismo ang gagawa ng proseso ng pagpapabulok ng dumi. Pero magdadagdag din tayo ng microorganisms. Microorganism makukuha natin yun sa Yakult or yung suka na galing sa nyog. Ang tawag sa Bisaya, sukang tuba. At idadagdag natin yun sa dumi at lalagyan din natin ng asukal na pula o brown sugar. Pula kasi sa Bisaya yun. Pero brown sugar dagdagan natin kasi yung brown sugar, pagka wala tayong molasses, yung iba molasses ang nilalagay, pagkain yung matamis kasi dun sa mga microorganism na inilalagay natin. At tatakpan natin yun hanggang hindi natin hahayaang matutuyuan dahil mamamatay yung mga microorganism pag natuyo ang dumi ng hayop. Kaya yun po ang proseso nun. Ito po ngayon ang itsura ng azula natin matapos nating lagyan ng cold manure o rabbit manure bilang abono. Sa tingin natin, medyo malusog, mas malusog siya kaysa nung una at mas mabilis ang pagdami dahil ang pond na to ay nakunan na natin ng 450 grams kahapon. Ngayon, natabunan naman ulit yung pinagkunan natin.